Hi guys, meron tayo ditong inaayos na TV, CRT TV siya guys. So, yung brand niya is Samsung. Flat yung screen niya. So, yung problema daw nito, ayaw niyang mag-display. Pero meron siyang retrace line. So, iti-testing natin siya guys para makita natin kung ano yung trouble niya. So, pa-power on ko siya, guys. So, yun siya. Nag-blink yung green. Yan lang yung lumalabas, guys, sa kanyang screen. Meron siyang retrace line. Tapos, meron siya ditong curve sa gilid. So, yan yung problema nito, guys. Ganyan lang yan, hindi siya nagde-display. So, try natin siyang ayusin guys. So, i-open ko lang yung cover niya para makita natin kung ano yung problema nito guys. So, ito na guys yung ano, yung board ng ano, ng TV. So, nalinisan ko siya yung board niya. Linisan ko na siya. So, maghahanap na tayo ng sira. So, magche-check tayo ng ano, ng mga piyesa. Pero bago tayo mag-check, titingnan ko lang muna yung mga kapasitor. Baka mayroon ditong lumulubo or nagli-leak. So yun guys. So yung problema nito is meron lang siyang retrace line. So yung posibleng may problema nito is nandito sa horizontal or sa vertical section. So, dito lang tayo maghahanap guys na part. So, titingin-tingin tayo ng mga kapasitor guys kasi meron akong inayos na ganitong sira. Meron siyang retrace line. Pero, yung problema noon is nandito sa ano sa may tube socket na banda. So nandito siya guys, banda. Pero sa China TV 'yun guys. Pero dito iba-iba kasi yung tube socket nito. So dito lang muna tayo maghanap sa baba. So, meron ako ditong napapansin guys na kapasitor na para siyang ano, para siyang damage yung dito niya sa ibabaw. Para siyang lumupok. Ito guys. Yan siya. Para siyang lumupok guys. So, titingnan ko siya sa likod or sa ano niya, sa ibaba niya pag natanggal ko to para makita natin kung
okay pa ba siya, nagli-leak ba siya. So yun. Kasi pag once may problema yung secondary capacitor, ito siya guys, secondary capacitor to. Ito naman yung ano, yung primary. Pag yung problema niya is sa power or sa standby, dito lang tayo sa section na to maghahanap hanggang dito sa may likod ng chopper. Pero sa ganitong problema, meron siyang power pero nagre-retrace line lang siya. Ibig sabihin, nandito lang yung may problema diyan sa ano, sa malapit sa may flyback or sa horizontal out. So ito yung ano, yung pinakapangalawang capacitor sa secondary, kasi ito yung isa. Dito siya sa secondary din. So ito yung pangalawang capacitor na yung value niya nga pala guys is 100 microfarad, 160 volts. Ito namang isa 100 microfarad din, 160 volts din. So so far itong isa okay pa naman siya. Ito lang yung napansin ko na parang may damage siya sa ibabaw. So ngayon tatanggalin ko muna siya para ma-check natin ng mabuti. So yun guys. So ito guys, nalinisan ko na yan guys ng locker thinner. Locker thinner yung ginagamit kong panglinis kasi mas maganda siya, nakakatanggal siya ng mga kalawang. Tsaka makintab siya guys pag natatapos. So yun. So tatanggalin ko lang muna yung capacitor niya, yung ito niya guys. So yun, tatanggalin ko lang muna siya para ma-check natin kung ano, kung may problema. Kasi pag may problema yung capacitor sa secondary, minsan yung picture niya hindi kompleto or di kaya para siyang nagko-curve. So yun yung palatandaan na posibleng capacitor yung problema. Mayroon din ano, yung inductor, yung inductor niya, yung ito niya guys. Ito siya guys, pag may problema din to, yung picture niya is nagko-curve pag natatanggal yung ano, yung magnet dito sa ibabaw. Pag natatanggal yan, kay meron kasi ibang ganitong inductor na parang may ikinabit pang magnet dito sa itaas na walang balot. So natatanggal yun guys. So pag wala yun, may times na yung picture ng TV dito sa right side or left side is nagko-curve siya guys. Tapos may black na kulay na nagko-curve. So yun. So tatanggalin ko na siya guys para makita natin. Ito siya guys, yung ano, yung napansin ko kanina na parang lumulupok siya guys sa ibabaw. So yung value niya is 100 microfarad, 160 volts. So yun siya guys, oh. Nag-leak na siya guys. So kailangan na itong palitan. Kahit maganda pa yung itsura dito sa ibabaw, pero pagtingin natin sa ibaba, meron siyang nagli-leak. Ito siya guys. So hanap lang mga ako ng pamalit.
So ito na guys, nakahanap na ako ng pamalit. So ito siya. Wala siyang leak. So maganda pa yung cover niya. Tinest ko na to guys. Okay lang siya. So titest natin ulit. Naka times 10 siya guys, yung range ng ating multi-tester. I-range natin siya sa times 1K. Yun siya guys, dapat bumabalik siya sa dati niyang position. Mapalo siya, tapos babalik siya. So yun yung palatandaan na okay pa yung capacitor. Kahit para baliktarin rin natin siya guys, kailangan babalik dapat yan. Pag hindi yan bumalik guys, pag hanggang dito, pag pumalo siya dito tapos hanggang dito lang siya sa gitna or hindi siya nagmo-move dito, hindi na siya bumabalik doon, ibig sabihin yung capacitor is sira na siya. Pero itong nahanap ko is okay pa. So yan siya guys, dapat bumabalik siya. So ito yung ipapalit ko guys na capacitor. Ito yung original niya dito na nakakabit. So parehas lang sila ng value, 100 microfarad, 160 volts. Pero yung haba nila is magkaiba. Kung mapapansin nyo guys, magkaiba siya ng haba pero parehas yung value niya. So okay to siya ipalit. So pag may nakita rin kayo guys na cold solder na mga pins dito sa likod ng board, kailangan resolder nyo yan guys, kasi once merong cold solder na kahit isang pins lang na nagmamalfunction yung operation ng current na dumadali dito sa board. So kailangan pag may makita kayong cold solder, so resolder nyo na guys. Yun lang yung mga tips na isinishare ko, kasi kadalasan ng mga inaayos ko na TV, pag hindi pa siya na papaayos sa ibang technician, so yun yung kadalasang mga problema, mga cold solder lang. So ito, maraming beses na tong repair, so yun. Nasa pyesa na talaga yung may mga sira. So yan guys. Maganda pa yung ano niya, yung mga pins niya dito sa likod. So yung iba dito is re-solder ko na. So yan. So ngayon na ikabit na natin yung capacitor. So ang gagawin natin next is ititesting na natin siya kung mag-okay na yung picture niya. So ito na guys, ititesting na natin yung TV. So ito na guys, ititesting na natin yung
TV. So sinaksak ko na yung plug niya. So ipindutin na natin yung power button niya. So yun siya guys, nag green siya, magbe-blink. So yun na guys, okay na yung picture niya. So wala na siyang retrace line. So kakabitan ko na lang muna siya ng signal para makita natin kung may picture na, kung maganda na yung picture niya. So ito na guys siya. Okay na yung picture niya. Linagyan ko na siya ng signal. So okay na to guys. Sana may natutunan kayo sa ginawa kong video. So sana makatulong to sa inyo. So dito na lang guys.